Pagkatapos ko nga magpunas, bumaba na rin ako at pinasok ko na rin yung mga bike ng mag-ama ko. Mahirap na kasi pag nawala. Mababa lang kasi yung gate namin dito. Pwede mo naman na-extend yung gate para mataas, kaso nga lang wala pang budget. At pagkatapos nga yan, dahil may tubig na, nahugas na rin ako ng mga kaldero dyan. Siyempre, pagkatapos ko maghugas, ito, magrurutin naman tayo mga mamsi. Kakatapos ko lang din pala magpahit dyan ng Maxi Peel number 2. At pagkatapos pala niya, nagpahit na rin ako pang moisturizer. Fast forward tayo mga mamsi, kinabukasan na rin to. Pagkagising ko, dumiretso ka agad ako sa CR. Pasensya na sa mukha, bagong gising kasi. Tapos ko nga umihi, ayan, lumabas na rin ako mga mamsi. Ang araw pala ngayon ay Sunday. Ang oras pala niyan mga mamsi ay alas 9 na ng umaga. Dahan-dahan na ako lumabas diyan kasi nga tulog pa yung anak ko. At pagkatapos nga niyan ay bumaba na rin ako para makapagkape. Dahil nga mini vlog to, and a day in my life, dapat may ganyan transition or kaya cinematic. Hindi ko alam kung tawag diyan. Sana kakaalam, pa-comment na rin. Shoutout ko lang pala ang naiwan kahapon na hindi ko nabanggit kahapon sa video ko. Shoutout po pala kay Abby Smith. Thank you so much po sa panonood. Sa gusto pala magpa-shoutout, comment lang kayo sa aking mga video, yun lang. Pagkatapos nga niyan ay inupin ko na rin yung ilaw para naman maliwanag. Dahil ang day in my life to mga mamsi, syempre kailangan natin yung ating routine. Huwag kalimutang uminom lagi ng maligamgam pagkagising sa umaga. At pagkatapos nga niyan ay nagsuklay lang ako ng buho ko para hindi naman tayo mukhang bruwa. Dahil nga gising na yung anak ko, iinitin ko lang tong panisal na binili ko kahapon. Initin ko lang to sa air fryer mga mamsi sa 180 degrees and 2 minutes only. Iba talaga pag may air fryer ka, mabilis lang mga mamsi magpainit ng mga pagkain dito. At pagkatapos nga yan, nilagyan ko na rin ng peanut butter yung tinapay ng anak ko. Dahil nga hindi ako mahilig sa palaman or peanut butter, yan plain lang ng pandesal yung kinain ko. Pagkatapos ko pala mag-almusal ay dumiretso ka agad ako dito sa laundry para kunin tong mga damit na sinampay ko kahapon. Pagkatapos ko nga tinanggal to sa mga hanger ay dumiretso ka agad ako sa kwarto. Ito talaga ang pinakaayaw ko mga mamsi, ang magtiklop. Siguro abutin pa to ng 3 araw bago ko itong matiklop mga mamsi. Char. At pagkatapos nga yan, inayos ko lang tong kortina at binuksan ko na rin tong ilaw kasi nga magliligpit tayo ng higaan. Lahat ng mga mami dyan, shout out. Lalo na gumagawa ng mini vlog. Bukod sa pagkuha ng mga video sa mga gawaing bahay, kinakaya. Lalo na pagdating sa pag-e-edit at pag-voice over. At pagkatapos nga niyan, inayos ko na rin tong napaka-cute kong na Christmas tree. At ito pala ng bote ng mantika, mabuti na lang at hindi ko na itapon kasi nga may gagawin tayo dyan. Ayan, sinuotan ko na rin pala sila ng mga damit dyan. Yung mga damit na yan mga mamsi, binili ko lang yan sa Shopee 3 years ago na. At nakalimutan kong presyo niyan, di ko lang alam kung magkano na ngayon yan. At pagkatapos nga niyan, nilagay ko na rin tong kulay blue. Dahil nga cute yung ating Christmas tree, kailangan cute din yung ating Christmas balls. Dahil nga malapit na yung Pasko, good vibes lagi. At pagkatapos nga yan, dahil wala ako makita noon na silver na daw na to, ay gold na lang yung nilagay ko. Yun lang, maraming salamat and God bless. Bye! Thank you for watching. Mm-hmm.